ito yung araw, sinamahan ko sila Papa papuntang Naga City. Hindi ko alam kung bakit ba pag nasakay kami ng van ay nahihilo at minsan ay nasusuka pa nga. Kaya pag nasakay kami ng van, asahan nyo, sa unahan kami lagi uupo. Bihira lang naman kami magbiyahe papuntang Naga City. Siguro hindi yung dahilan kaya hindi kami sanay sa biyahe at matalas kaming nahihilo. At pagdating mo nga sa ospital ay yung walang katapusang pila. Alas ko kulangan yung maghapon mo kada pila. Pila dito, pila dyan. Pero kailangan mo pagdaanan para pagpa-check up. Libre naman yung check up. Yung laboratory lang minsan at yung mga gamot ang talagang medyo mabigat. Nakuha na pala namin yung resulta ng ibang laboratory at yung iba inaantay pa, pero yung iba ay nirestahan na. Yung tanging ipa namin nagagawa para kita pa nga sa laboratory ay yung ultrasound. Pero nagbigay na ng reseta at dito na rin pala kami inabot ng pangalian. Ang hirap pag nasa ospital. Paano yung mga bilihin, mga gamot, kain, alos lahat. So yun nga, no, nandito pa rin tayo sa BMC, sa Bicol Medical Center, sa ospital. At sinamahan nga natin sila Papa. At yun, kanina nga hindi ako nakapag-video masyado, gawa ng medyo nahihilo pa ako sa biyahe. Ayun, check, alas 4 na, inaabot na tayo ng hapon. And ayun, grabe ang hirap, no, ano, sobrang haba ng pila na kailangan pagdaanan. Makakadiretso ka lang sa loob ng ospital kapag emergency. Yan, pag talagang emergency, so yun, didiretso ka agad. Pero pag napacheck up ka, sobrang haba ng pila pagdadaanan. Kaya sinamahan ko sila Papa at si Mama. So yun, pero ngayon mas inuuna namin yung kay Papa. Pero nakuha na yung result ng X-ray at ng ECG. And yung ultrasound ay hindi pa. So yun nga, pero dahil doon sa ano, sa X-ray at sa ECG, yan, may nireset ang gamot yung doktor. Eh yun, grabing ano, pila, alos maghapon na pila, hanggang ngayon di pa tapos, nilalakad pa rin yung iba. Pero yun nga, yung sabi naman sa ultrasound ay kahit hindi na daw muna yung ultrasound, gawa ng ano, may nireseta na para doon sinakita sa kanyang X-ray. And titingnan kung ano yung magiging epekto or ano ba yung magiging ano, epekto sa katawan nga. So yun, kung sabi ko kay Papa, kaya hanggat malakas Papa, sikasuin na namin kasi baka mahirapan kami balang araw. So ngayon pa lang ano, sikasuin na namin. So yun, makita lang natin maayos sila at okay yung kalusugan nila. Yun, okay na rin tayo doon. Hanggat may pagkakataon tayo, di ba, na gawin yung mga pwede natin gawin para sa mga mahal natin sa buhay, especially sa ating mga magulang, ay gawin na natin hanggat may pagkakataon pa tayo, di ba? So yun yung ginagawa natin. And yun guys, ano lang, laban lang tayo sa buhay. And buti na lang ay nung ano, nung February sumaod tayo, kaya meron tayong nagagastos sa ngayon. At so medyo ano tayo, nagugulat na lang kasi bigla bang may dumadating na lang yung may nagbibigay na hindi natin inaasahan. Yung shoutout kila Ate Ruth,
sa ano, Villa Atilin. Maraming salamat sa inyo. At di ba malaking bagay na yun na ano, pandagdag. So, yun. Eh kasi, kagaya nung ano, mga laboratory, sobrang haba ng pila. Tapos, may schedule pa. Eh buti nga yung ultrasound ay hindi pa daw. Pwede hindi na daw muna. Kasi nga, titignan yung gamot. Kung ano yung magiging epekto. Kung sana nga, mas maging mabuti na yung kalagayan niya. At yun. Kasi yung ultrasound ay 2-6. At yung mga ibang laboratory ay nasa 500 ang isa. At check up pa lang yun. So yun, ang daming gastusin. Ang hirap pag nandito sa hospital. Ang daming ano, puro gastos talaga. Tapos ang mamahal pa ng mga bilihin dito, mga pagkain. So yun guys, ano yun lang. Short update lang. And yun, kaya nung mga nakaraan na hindi rin tayo masyado nakapag upload, puro live lang talaga kasi nga may iniintindi tayo, nasikaso natin si Papa kasi nung mga nakaraan din ay umabot sa time na medyo nahihirapan talaga siya. Minsan may time na hindi siya nakakatulog at nahihirapan. Ganun nga, may mga ano tayo, ginagawa tayong paraan or may binibili tayong mga sana ay mas mapagaling siya. So yun, anong gagawin natin lahat para mas maging mabuti yung kalagayan ni Papa at ni Mama, and hanggang sa abot natin makakaya, hanggat andito tayo, diba? Yun, hindi natin papabayaan. So yun, grabing araw na to, haba ng pila, nakakahilong biyahe, nakakalulang gastusin, pero tuloy lang sa ano, sa manong buhay, and yun, laban lang tayo. So yun, dito pa lang tayo sa ospital. Hospital, BMC. Guys, maraming salamat sa lahat ng nakaabot hanggang sa dulo ng video na ito. And guys, ingat kayo palagi. And yeah, tuloy-tuloy lang.